Ayoko na. Yan ang sagot ni Senadora Sin. Kita niyo yung ano niya? Ayoko na. Ano to? Hindi mo lang, alam mo yun, for the sake of unity, ganto-ganto, walang ganun. I mean, ayoko na, bahala kayo. Tia Villar, kung... Alam naman natin, si Cynthia Villar at ang mga Villar ay malapit kay Pangulong Duterte. Alam natin, sumuporta yan kay Pangulong Duterte. Ano ito, bastusan na talaga? Tatakbo pa ba siyang Senate President? Hindi na rin daw siya interesado kahit sa term sharing. Nasa frontline ang balitang yan, si Greg Gregorio. Kahapon lang lumutang ang posibilidad ng term sharing sa Senate presidency sa pagitan ng dalawa. Sipin mo to, kahapon lang yun eh. Kahapon term sharing pa pinag-uusapan eh. Ngayon ayoko na. Ang bilis naman. Grabe naman. Ang matunog na pangalan sa posisyon na sina Senator Cynthia Villar at Mig Subiri. Oh. Pero nag-iba na bigla ang ihip ng hangin. Ang bilis nga, nag-iba ang ihip ng hangin eh. Parang yung mga jowa nyo, ang bilis mag-iba ng ihip ng hangin. Parang yung mag-asawang naghiwalay. Dadrama-drama pa sa social media. Unso na kanina ni Senadora Villar na hindi na siya maghahabol sa liderato ng Senado. Wala nang espirits. Hindi na. Kahit term sharing, wala na pong chance. Ayoko na. I want a simple life. Ayan o. Kita mo eh. Ramdam mo kay Senator Cynthia Villar na pinagtulungan siya. I just want a simple life. Siguro nga, Madam Cynthia, ha? Itaga nyo ito. Antay-antay lang kayo. Relax. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ito ha, ang talagang dapat na maging Senate President ay ang usually ha, ang ginagawa, ang kalakaran sa Senate President, sa Senado, yung matatanda. Halimbawa, sila Soto, ang tagal ng senador niyan. Pero, pinadaan muna yung iba't ibang Senate President until nung talagang siya na yung senior, siya na ang tumakbo. At saka, since last term niya na, siya na yung ginawang Senate President. Si Cynthia Villar din, last term niya na ito. Ibig sabihin, hanggang 2025 na lang siya. Last 3 years na niya. So, alam na talaga ng tao na ito na ang susunod na Senate President. Etong si Subiri, bagong panalo pa lang. Kaya nga, pwedeng after, yung usapan niya, 2022 to 2025, si Cynthia Villar, 25 to 28, tsaka pa si Subiri. Kasi anyway, tuloy-tuloy pa naman si Subiri. Anong klaseng manipulasyon ang nangyayari dito sa Senado? Gusto na ba talagang kontrolin ng gobyerno natin ang Kamara at ang Senado? Naku naman, hindi maganda yan. Medyo may naaamoy na ako. Parang babalik talaga tayo doon. Hindi, ito ha. Again, I will give the benefit of the doubt na si Bongbong Marcos hindi siya ang nagiging... Sa tingin ko lang ha, ito, basa ko lang ito ha. Sa tingin ko, hindi si Bongbong Marcos ang may pakanan ito. Feeling ko wala siyang kaalam-alam, wala siyang ano, yung relax lang, parang okay lang, basta ako, panalo na ako. Oh. Feeling ko meron nagmamanipula sa paligid niya eh. Meron, kasi may mga ganyan eh. Lalo na pag ang isang leader hindi strong leader. Ha? Pag ang isang leader hindi nakitaan ng strength, talagang yun nasa paligid. Yan ang mga nagpapaandar ng gobyerno. Halimbawa, panahon ni Cory, hindi strong leader si Cory. Alam ng lahat yan. Kasi alam naman natin, ang background niya, housewife lang. Diba? So, nung umupo na siya, minanipula na siya mga nasa paligid niya. Kaya nga, yung mismong vice president niya nagbitaw sa bilang secretary sa isang departamento. Kasi nga ang sinasabi, tuwing nag-ano daw sila, cabinet meeting, napapansin niyang hindi na si Cory ang nagpapatakbo. Maraming pagkakataong ganyan. Eto ha, huwag magagalit. Si Estrada din, ganun din. O, kaya nga meron tinatawag na midnight cabinet si Estrada noon eh, bilang presidente. Bakit daw? Sa gabi, pag naglalaro sila ng mga barabaraha daw, doon nabubuo yung mga polisiya. Ang bihira. Yung sa iba, ano eh, sabi nga sa negosyo, mabubuo ang mga policy sa kumpanya through golfing. Kasi doon sila nagkikita-kita ng mga boss sa golf. Nung panahon daw ni Estrada, hindi sa golf nagkikita-kita, kundi doon sa barahan. Ano barahan? Baraha. doon daw nabubuo ang mga polisiya. O, tingnan nyo, ang bilis din na nawindang ng gobyerno noon. Sa totoo lang, ang talagang may strong presidency talaga ay si Pangulong Duterte, na talagang walang nagko-control sa kanila. Ang nagpapalabas lang na may nagko-control kay Pangulong Duterte noon, sino? Yung si Tansong Pinoy. Naalala nyo? Na sinagot ni Pangulong Duterte dito sa ating vlog mismo, sa ating channel, nung gabi na keso, kinokontrol daw. Ha? Di ba nagsalita si ano? Si Tansong Pinoy noon, kinokontrol? Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Ha? Nagpa-interview dito sa channel natin at sinabi niyang walang magkokontrol sa akin.
Oh. Di ba? Oh, anong point lang natin dito? Bakit ngayon Tansyong Pinoy? Sa tingin mo to, wala nagkakontrol sa paligid ni Marcos? Oh, ganyan kasi, ganyan ta kasi pag ikaw sip-sip, pag ikaw may pakinabang. Oh, antayin natin. Hindi kaya nga ako naiinis eh. Ganyan yung mga vlogger na merong boss, may sinisip-sipan, merong hinihinging pabor. Oh, inaantay natin eh, bakit di siya umirit ngayon this time? Oh. The reason that made you decide. Yes. So, pero maintain naman yung committee chairmanships. No? Yun lang ang request. Yeah. I'll take care of my advocate. Kitang-kita nyo dito eh, ang lungkot ni Madam Sinche. Kasi agriculture and environment. Sabi kahapon ni Senator Ronald Bato de la Rosa, may 8 ng siguradong boto si Villar sa Senate presidency. Pero ayon kanina sa senadora, susuportahan na lang niya si Senator Zubiri para mabuo ang supermajority sa Senado. Sa panem naman sa programang Juan Balita Pilipinas, sinabi ni Senator-elect Rafi Tulfo na may 12 senador nang sumusuporta kay Zubiri. Kabilang daw ito sa napag-usapan sa... Nag-usap. Oh. Diba isipin nyo kahapon, isang araw, meron nang pinag-uusapan term sharing. Tapos ano nangyari? Etong araw din na to, dininay yung mga appointment. Oh. Yung araw din na to, before the appointment dininay, ibig sabihin, sorry, hindi dininay, binypass. Ibig sabihin, hindi na kumpleto. Ah, nag-usap-usap to mga senador. Oh, at saka si Bongbong Marcos. So halatang kinontrol. Kasi hindi gawain ito eh. Maniwala ho kayo, hindi ginawa ni Pangulong Duterte ito eh. Hinayaan niya ang Senado, pinabayaan niya. Oh, sa katunayan, nandun nga yung bata niya si Go eh. Bakit di na lang kung pakikialaman niya yan eh, doon na inilagay niya eh, di ba? Hindi niya pinakialaman eh, nandun si Bato. Lahat ng bata niya nandun, pero hinayaan niya. Oh, eh bakit ngayon? Ganito na, naku po. Di maganda ito. Naku, delikado ito. Pulong nilang mga mambabatas kahapon kasama si President-elect Bongbong Marcos. Naku po. So far as of last night, 12 na. And then napag-usapan din na kailangan kausapin si Senator Cynthia Villar kasi alam naman natin meron din mga taong mga senador na nagmamahal sa kanya. Actually, sa totoo lang, ha, mukhang lumabas na dito. Eh. Mukhang lumabas na dito yung totoong sinabi na ni Sir Rafi na pinagmitingan talaga yun. Pinagmitingan yung Senate presidency. Oh. Hindi ako fake news, ha? Ayan. Isa na pag-usapan na yan. Napag-usapan si Cynthia Villar kagabi. Napagkasunduan. Kaya nga, nung kagabi, napag-usapan, ha? Nung the night before, sabihin nung umaga na ayoko na, sabi ni Cynthia Villar. Oh, sa madaling salita, nasabihan na, kinausap na. Oh, nandun sila ba to? Nandun na yung mga tao. Siguro, malamang sinabi sa kanya, Madam, sabi na ng bagong presidente, magpaubaya na kayo. Oh, ikaw nga naman, di ba? Ako na, nalulungkot ako, nababastusan ako sa totoo lang.